So yun mga kadad, balikan ko lang sa inyo yun. Yun mga kadads, good morning. Bali, mayroon tayo dito yung isasolve na problem. Mayroon tayong Epson dito, L360. Epson L360. Bali, yung pinaka-issue nyo mga kadads is yung printout. Yung mga user ng Epson, kadalasan na problem nito is yung printout, lalo na pag na-stock siya ng 2 weeks or 1 month. Yun yung nagiging issue. Bali, ang kailangan natin gawin dito is yung i-clean natin yung printed head. Itong tinuturo ko. Ito yung printed head niya. Tapos, ang gagawin natin, i-install natin siya sa computer or dun sa mga naka-install na siya sa computer. Gaya nito. Punta tayo sa ano, printer. Dito sa may search bar. Printer and scanner. Hanapin natin siya dyan. Sa mga Windows 10 user, ganito ang lalabas. Pero doon sa mga Windows XP tsaka Windows 7, parang ganito din yun. Hanapin nyo lang doon sa ano, yung device and printer sa search bar. Gagawin nyo dito is i-open nyo to. Yan. Tapos dito sa may printer, right click, and right click, tapos pindutin nyo itong printing preference. Yun pala mga kalabs, itong Epson series, highly recommended to sa mga nag-o-office o kaya dun sa mga tamang user ng computer. May i-re-recommend ko sa inyo to kasi friendly ano to. Meron na siya ditong maintenance. Hindi kagaya ng ibang printer, walang maintenance. Kagaya nito. Ito yung sa maintenance niya. Meron siyang nozzle check, head cleaning, print head alignment, tsaka power ink flashing. Itong nozzle check mga kadabs, titest natin siya. Yan. Magkakaroon siya ng print dito. Para makita natin yung ating printed head kung goods pa siya or needed ng cleaning. Ito, nakalagay. Itong guhit na kulay black, it indicates na good yung ating printed head. Pag ganito, yung printout niya, kailangan ng cleaning needed. Yan. Ito mga kadabs, bali nag-sample print na tayo. Yan. Babase mo mga kadabs, yan. Ibig sabihin, needed siya ng cleaning. Cleaning needed siya. Yan. Kasi may mga spot-spot na walang print out. Yan. Gaya ng blue, pink, tsaka yung yellow. Yung yellow, hindi masyado mano. Yung black, lalo na yung black, oh, ang daming dot-dot. Daming putol-putol na print out. Yun yung gamit nitong nozzle check. Tapos, ipipinish natin dito kung goods yung printout. Kung ganito yung printout niya paglabas. Yun. Tapos, kung hindi naman, i-cleaning natin. Finish muna natin dito. Tapos, dito yung head cleaning. Pwede rin dun sa may cleaning na button. Yan. Kaya lang, dito ko lang clinic para maano natin tong button na to. Yan, start cleaning. Kaya mga kadabs, balihintayin natin siya mag-cleaning na lang, ganyan. Pupunuin niya to, itong bars na to. Yan. Parang indicator siya na patapos na yung cleaning. Kalagay dito is, heat cleaning in progress, please wait. Yan, maghintay tayo. Cut ko muna tong video, tapos i-yan ako muna. Yun nga pala mga kadabs, bali kung mapapansin nyo, pag nagpo-progress na yung head cleaning in progress, mapapansin nyo, buksan nyo tong cover ng ano nyo, printer. Yan. Maririnig nyo siya na nagpa-function na yung cleaning or nagpo-progress na. Yan ah.
Yan. Yun yung isa pa dito mga karabs, kaya highly recommend ko to. Kasi halimbawa nagkaroon ng jump, printer jump paper. Yan. Pwede mo dukotin dito. Madali siya dukotin. Hindi kagaya ng ibang printer. Kailangan mo pa buksan-buksan yung mga ano nila, cover, para mo ma-access yung pagka paper jump. Karamihan na printer namin dito dati is yung cartridges, yung kagaya nito na HP. Yan ang ginawa ko. Since nag-start ako dito mag-work, pina-pull out ko siya kasi hindi siya recommended. Bukod sa highly maintenance yung ink niya, hindi siya friendly user. Need pa siya ng, kailangan mo siya talaga baklasin pag may paper jump or yung sa likod niya. Tapos yung mahal ng ink din kasi cartridges siya. Hindi kagaya nito, continuous ink to. Nasa ano lang ang ink nito, sit na, nasa 1,200 sit na siya. Yun yung isa ata is nasa ano eh, mahal din yung ink nun, 900 isa lang. Pag dalawa binili mo, hindi almost 2,000. Ito, nasa 1,200, sit na siya ng 4, ang dami pa. So, highly recommended to. Kaya nga lang, since nag-pandemic, nagkakaubusan yung mga stock nito sa store. Yung mga ano, may mabibili ka nito, yung mga sikanan na, nagamit na. Since nag-pandemic, nag-online schooling, online work, yung work from home, yung mga tao. Kaya, ganun. Nakakaubusan. So, yan. Patapos na yung ating heat cleaning in progress, mga kadabs. Bali, mga kadabs, yung ginagawa ko dito, pag hindi siya, yan, kagaya niyan, hindi pa siya madala dito sa heat cleaning natin. Ang ginagawa ko is power ink flashing para ma-flash niya talaga yung ink. Lalo na pag yung printer natin stuck siya ng mga 2 months, 3 months, mga ganun. Ipe-pre-yan, power ink flashing. Tapos yung mga scenario na nauubusan siya ng ink dun sa ink tank niya. Ito. Kasi may mga user tayo na hindi aware diyan. Ang mga user natin yung gamit lang ng gamit hanggang print lang ng print, di inaalam yung ink niya kung paubos na. Doon yung mga natutuyuan. Yung ginagamit ko dyan is power ink flashing. Ito bali mag-print nozzle cheek pattern na tayo. Yan. Yung kinaganda dyan makikita mo dito sa labas. So ayan mga kadabs, tapos na tayo mag-heat cleaning. Mag-print muna tayo ng ating ano, print nozzle cheek pattern. Yan. Right. Kita natin dito mga kalabs. Papakita ko sa inyo mga kalabs yung before and after. Yan o. Yan yung ating before. Tingnan nyo yung serial number or yung firmware version mga kadabs, hindi babasa. Ito sa pangalawa. Ayan, basahin nyo yung ano, serial number firmware version. Ayan. Sa maka ano, naging okay-okay na yung ating printout. Ayan. Ito yung print test natin na isa or nozzle check print natin. Ito pangalawa. Kunti na lang. Tapos repeat. Ano na ba rin? Kung hindi pa kayo satisfied sa ganito, of course, hindi pa kayo magiging satisfied kasi mayroon pang ganyan na. Ang gagawin nyo, clean ulit. Sitayin na naman ulit natin. Ganun lang mga kalabs, ulitin nyo lang yung procedure na yon. Pagkatapos yan, magpiprint out ulit kayo. Para tipid kayo sa bond paper, ito isa lang yun na to.
dito na naman yung magpe-print. Isa lang yun ng pagganito sa printer. Pero sa akin, kasi gusto ko makita yung progress niya. Yan. Para makita nyo na nagki-cleaning ating printed ink. Yan. So, ganun lang mga kadabs. Sana may nakuha kayong idea or may na-share ako kung paano mag heat cleaning or sa ganitong issue. Minsan mga kadabs, yung issue naman nito, itong kagaya nito, yung guhit na yan, kahit ilang cleaning mo na hindi mo makuha, gamitan mo ng to power ink flashing para i-flash niya talaga yung ink natin from dito, ipa-flash niya talaga papunta ng printed head. Tapos samahan mo ulit ng head cleaning. Although itong print head alignment, hindi na natin ito magagamit mga kadabs. Magagamit mo lang yan just in case yung alignment ng printout niya is ganito. Hindi alignment. So yun lang mga kadabs. Thank you for watching at salamat sa mga new subscriber at sa mga silent viewer natin at sa mga walang sawang nagsusuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat. Bye-bye.